Hello partner, good day sa iyo. Excited ka na ba matutunan ito? Ako sobrang excited ako i-share sa iyo ang video na ito dahil ito mismo ang ginagamit ng mga top earners. So ngayon, i-reveal ko sa inyo ang sekreto. Ito ang ManyChat auto reply to comments, okay? Dito ituturo ko pati yung FB ads, actual sample ng FB ads, okay? Ano ba ito? Ito yung pag nag-post tayo ng FB ads natin, tapos meron nag-comment, automatic magre-reply itong si ManyChat. So kahit natutulog tayo, naka-automatic magre-reply yun doon sa may mga comments area. Automatic papasok sa inbox nila. This way kasi mamamaximize natin yung time na ginagawa natin. Pwedeng kahit tulog tayo mismo, gumagana ito. Kaya napakaganda ng tool na ito. Okay, so sisimulan natin. Una is punta muna tayo sa ManyChat account natin. Okay, pag nandito na tayo sa ManyChat account natin, kiklik lang natin itong Growth Tools. Okay, Growth Tools. Okay, dito sa Growth Tools, so ang gagawin is natin, i-delete ko muna itong isang Growth Tool kasi hanggang apat lang ang pwede dito. Simulan natin from scratch. So, ang gagawin mo is click mo lang itong New Growth Tool. Okay, click mo yan. Then, itong pipiliin mo dito sa widget itong Facebook comments. Okay? Click mo Facebook comments. Okay, tapos pag na-click mo na yan dito sa taas, ito, click mo to para malagyan mo ng title. Lagyan mo ng auto comment. Tapos example testimonial. Yes, testimonials. Dito lalagay mo yung title auto comment tapos dito ilalagay mo yung example ng video na ilalagay mo mamaya. Okay? Para may palatandaan ka. Next, click mo itong track first level comments only. Kailangan naka-on yan. Tapos dito immediately, okay lang, hayaan mo yan. Tapos ito exclude, ilagay mo lang yan dyan, scam. Okay? Ganyan lang. Tapos ito, only trigger for comments with these keywords. Iwan nyo lang blank ito, okay? Blank lang para kahit anong comments ilagay nila, automatic yan magre-reply doon. Next, click po itong next. O, dahil ayaw mag-click yung next, ito na lang. Click mo itong auto-response. Click mo itong auto-response. Okay? Itong auto-response, meron ako na already na script dito. So, dito sa website, nakalagay na rin yan, okay? Ito yung auto-response script. Okay, kukopihin nyo na lang to. Nandito naman yun sa website. Copy, then paste. Okay, ayusin nyo na lang. Lagyan nyo ng enter. Lagyan nyo ng spaces. Tapos itong full name, buhayin mo ito. Para malagay yung pangalan ng taong makiklik dito. Click mo lang itong hugis tao, then click mo itong first name. So, mababanggit na yung pangalan nila dyan. Okay? Tapos, next is click mo itong opt-in actions. Okay? Tapos, select mo itong send to everyone who replies. Okay? Tapos, ito pinakamahalaga, add subscriber to sequence. Click mo ito. Dito yung ginawa mo sequence, ito yung pipiliin mo. Okay? Kasi yung natapos mo na sequence, pag nag-opt-in sila, pag nag-click sila dito, automatic masisend dito yung sunod-sunod na messages everyday, okay? Tapos, save muna natin ito, okay? Save, then saka natin to edit. Okay, so ito, bubuhayin natin to, okay? Meron ako na already na script. So ito, copy nyo lang. Right-click, highlight nyo muna din. Right-click, copy. Then, dito, highlight mo din ito lahat. Tapos, delete mo. Then, right-click, then, click paste. Okay? Tapos, tatanggalin mo ulit itong first name. Delete mo yan. Tapos, dito, piliin mo ulit itong hugis tao para mapili mo yung first name. Okay, so, yan na. Click mo lang itong publish. Okay?
Okay, nakapublish na yan. So, bali dito, paano ba ito gamitin? For example, punta tayo dito sa Facebook ko. Facebook page, okay? Handa nyo itong Facebook page nyo. For example, nag-upload kayo dito ng video. Makita ko sa inyo, actual, kunyari, upload natin yung video. Ito yung testimonial video ito. Kunyari, upload natin yan. Meron na itong description. Pwede nyo na rin kopyahin yan. Actually, kukopya lang kayo ng mga post. Pwede kayong kumopya sa may Facebook page ko or sa kahit saang Facebook page. Okay, pwede rin kayo mag-download ng videos sa YouTube. Okay, so ito yung video. Meron ako naka-ready na script or description. Lalagay ko sa video. By the way, pwede nyo gawin to sa phone. Okay, yung pag-add ng video. Pag-upload ng video sa ano nyo, sa Facebook page. Meron na rin tayong video tutorial about yan. Okay? So, dito lagyan natin ang title. Pwede ganyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Kailangan may title yan para ma-upload. Pag dito sa laptop. Pero pag sa phone nyo i-upload, kahit walang title ata yan, pwede. Okay, so ito. Tapos pipili ka lang ng thumbnail dito. Kung anong gusto mong thumbnail. Okay, so i-publish na natin to para meron kayong idea. Okay? Piliin natin to ito. Ito mas okay yung thumbnail. Tapos click natin itong publish. Publish now. So, processing na siya. Wait na lang natin ma-process. Okay, so ito na. So, nasa Facebook page na natin. So, babalik tayo ngayon sa growth tool natin sa ManyChat. So, ganito. Ito, nakikita nyo to, select a post. Okay? Click nyo lang yan. Ngayon, dito, iseselect mo ito. Yung in-upload mo. Bali, ang gamit nitong select a post, pipili ka ng post mo sa may Facebook page mo. Actually, kahit anong post mo, ilagay dyan. Okay? So, lahat ng ipopost mo, pwede mong ipang Facebook ad. Pero, dito sa sample natin, itong in-upload natin. Okay? Ito pala itong sample na ito. Ito yung isang ginagamit ko. Pero, wag na natin ito gagamitin. Okay? Kasi, may nabasa ako, napanood ko sa video webinar na bawal pala ito. So, baka ma-block yung account natin. So, play safe na lang tayo. Ito na lang mga testimonial. So, select natin ito. Okay? So, pag sinelect mo ito, i-confirm mo ito. Click mo itong I confirm. Lagyan mo box. Tapos, click save. Tapos, click mo itong activate. Okay. So, activated na yan. Pwede mo na yan ngayon gamitin pang Facebook Ads. Okay? Ngayon, punta tayo sa Facebook Ads Manager. Okay? Kailangan dito kayo magsa-sign up, okay? Sa business.facebook.com. Kasi mas safe mag-Facebook Ads dito. Okay? Hindi yun sa account lang natin. Kasi dalawang klase to. Pero dito sa Business Manager, mas maganda dito, mas safe. Okay? Pagdating mo dito sa Facebook ad account mo, click mo lang itong Business Manager. Tapos, click mo itong Ads Manager. Okay? Kung hindi pa kayo nakakapaglagay ng debit card nyo para sa payments or PayPal, dito lang yan sa billing. Okay? So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng first Facebook ad natin sample. Dito sa Ads Manager. Okay. So, magsisimula tayo. Dito sa una mong gagawin is click mo itong create. Magki-create tayo ng Facebook ad. Okay, so andito na tayo sa Ads Manager. So ang madalas na ginagamit ko lang is itong engagement o kaya itong video views. Okay? Dalawa lang 'yan. For example, try natin itong video views. Okay, video views, kikin natin. Tapos dito sa ad set name, lagyan natin yung
video views, tapos yung ifi Facebook ad natin, so yung testimonials. Gawin natin ang age, lagyan natin 25 to 45, and example, okay. Testimonials. Gawin natin worldwide muna. Broad muna gagawin natin. Worldwide. Okay, title lang ito, okay? Para may palatandaan kayo kung anong Facebook ad na gagawin nyo. So, dito sa audience, delete natin ito muna. So, dito sa audience, sa locations, kiklik nyo ito. People who live in this location. Tapos, click mo itong browse, itong countries, select all. Okay? So, worldwide yan. Okay? Kaya lahat ng bansa pwedeng makakita niyan. Tapos, pag gusto natin, OFW lang ang makakita ng ads natin, click mo itong arrow down, click mo itong exclude. Okay, tapos lagay mo dyan, Philippines. Yan. Piliin mo Philippines. So, lahat ng makakakita ng post na ito, puro siya OFW. Pero pwede nyo rin tanggalin ito pag gusto nyo i-test na worldwide lang, tapos kasama Philippines. Pero dito sa test natin, or sa actual, itong gagawin natin, worldwide, tapos exclude mo Philippines. Tapos, itong age, piliin mo 25 to 45. Pwede nyo i-testing kahit ano, okay? Depende sa inyo kung hanggang anong age gusto nyo i-test. Pwede yan. Tapos dito sa language, be sure na ilalagay nyo ito language. Kailangan pipiliin nyo yung Filipino. Kasi pag walang language yan, baka iba-ibang lahi na makakita ng post nyo. So, magiging magulo. Okay? So, yan. Pwede nyo select itong all. O kaya men lang. Pwedeng women lang. Pero ito gagawin natin all. Okay? Tapos sa detail targeting, dito pwede kayo maglagay ng kahit na ano. Okay? Suggestions. Pwedeng Duterte. Broad ito, ibig sabihin yung mga Pinoy. Duterte. Example yan. Rodrigo Duterte. Pwede ganyan. Okay? Pwede din naman home business. Home business. Yan. Pipili ka lang ng ganyan. Tapos kahit ilang interest pwede nyo ilagay dito. Tapos pwede nyo rin ito click suggestions. Pili lang kayo yan. Tapos yan, affiliate marketing, digital marketing, yan, online home business. Yan, pwedeng ganyan. Okay? Yan ang example. Tapos, ano pa ba? Okay. Tapos dito sa placements, click mo itong edit placements. Okay. O ito, nakaselect sa all devices. Recommended to all devices. Pero, pwede ito, dati select itong mobile only. Okay. Kasi mas targeted to para sa akin. Mobile only. Okay. Tapos, itong Instagram, click nyo ito para mawala ito. Yan, para mawala itong Instagram, tatanggalin natin Instagram. Tapos itong audience network, tanggalin din natin yan. Okay? Click mo lang itong nasa, sa taas para matanggal na automatic yan. Tapos, ito, tanggalin mo itong instant articles. Click mo yan isang beses. Tapos itong in-stream videos, tanggalin mo. So, ang ititira lang natin is itong suggested videos, tsaka feeds. Okay? Yan dalawa. Yan ang mahalaga. Yan dalawang yan. Okay? Tapos, baba na tayo. Tapos, all mobile devices. Select mo yan. All mobile devices. Tapos, click mo. Dapat, click mo ito. Lagyan mo ng check yung only when connected to Wi-Fi. Kasi, para pag na-view nila yung ads natin, sure na hindi maglo-loading.
matatapos talaga nila mapanood yung video, okay? Check mo, only when connected to Wi-Fi. Sa daily budget ito, for example, pwede kayo mag-start sa 300 pesos, okay? Dito sa budget na to, starting to, tapos pag nakita nyo maganda yung kinakalabasan, pwede nyo pataasin. Kunyari, gagawin nyo na siyang 500 up to 700 to 1,000. Dahan-dahan nyo lang sila itataas, okay? Pero sa example is 300 muna, okay? Pero recommended talaga pag gusto mong ma-hit yung mas mataas, 500 pataas. Pero ito, 300 muna. Kasi ite-test mo ito ng mga 1 to 3 days, mga ganun. Tapos pag nakita mo okay siya, ituloy mo lang. Okay? Tapos, baba tayo. So, okay na ito. Click mo itong continue. Okay? Ito, video views. Lagyan mo itong video views yung kanina para may palatandaan ka. Testimonial. Okay, tapos dito sa Facebook page, pipiliin mo kung ano yung Facebook page na gagamitin mo pang Facebook ads, okay? For example, ito sa akin, ito kasi ang ginagamit ko, itong Coach Lyndon Romano, okay? Tapos ito, click po itong use existing post para makita mo yung post mo sa may Facebook page mo. Tapos i-select mo na lang yun. Okay? Tapos baba tayo dito. Click mo nga itong select a post. Okay? Select a post. So ito na yun. Ito na yung in-upload natin kanina. Okay? Kahit anong video, pwede nyo gamitin dito basta naka-upload sa Facebook page nyo. Pero bago nyo i-Facebook ad, be sure na nagawa nyo, nailagay nyo sila sa growth tool sa auto comments, okay? Ito example, select natin yan. Ayan, so ito na yung sample, makikita nyo na yung sample. Ito yung mobile news feed, pwede nyo rin sila makita sa suggested videos, ganyan. Dalawa lang kasi sinelect natin. So, and actually, okay na yan. Dire-diretso na yan. So, i-click mo na lang itong confirm. Okay, so your item has been confirmed. Tapos, click mo lang itong continue. Tapos, babalik ka na sa my Facebook Ad Manager mo. So, makikita mo in review siya. Okay? In review dito sa campaigns. Naka-review pa yan. Siguro, in few hours. O kahit minsan, refresh mo lang minsan. Minsan, okay na yan. Be sure na yung kukopyahin nyo, huwag nyo babaguhin ha. Huwag nyo masyadong baguhin kasi sa Facebook page. Kasi yung mga nakasulat doon, okay na yun. Pag binago nyo, baka magkaroon ng problem. Okay? Tsaka kung pwede din, maiksing description ang ilalagay nyo doon sa may post nyo. Mas maiksing video nga, mas effective talaga. Pero dito sa sample natin, itong testimonials, okay din naman ito. So, ito, in review pa siya. Pag naging okay na yan, ganito kalalabas na yan, magiging active. Okay? Ito yung campaign. Ito yung ad sets. Kasi tatlo ito eh. Campaign, ad set, tapos ads. Okay? Huwag kayo malito. Masasanay din kayo sa una lang parang nakakalito. Pero, araw-arawin nyo lang. Makikita nyo din. Masasanay din kayo dito. Okay? For example, ito, gusto nyong doblehin to, pwede din. Di ba naka-worldwide dito? So, duplicate natin to. Pwede nyo ito yung duplicate. Ito, example, duplicate natin. Okay, so, i-duplicate natin. Pwedeng gamitin natin original campaign pa din. Pero, iba yung targeted na area. Okay? So, duplicate natin. So, i-edit mo lang ito. Kasi ito, kanina, worldwide, di ba? So, gawin natin Asia naman. Asia. Targetin naman natin ang Asia dito.
So, ito, daily budget, 300 pa din muna. Okay na yan. Tapos, di ba naka-worldwide? X mo lang yan, tanggalin mo. Ito, include, type mo lang Asia. Tapos, select mo itong Asia. Okay, pwede na yan. Kung gusto mo targetin ulit yung OFW lang, click mo lang itong exclude, tapos type mo Philippines. Okay, ganun lang siya. So, ayan na. Nakikita nyo, 142,550 video views. Malaki na rin yan. Potential reach niya, 180,000 people. Okay, tapos dito sa interest, pwede na natin to baguhin. Kasi dinuplicate natin, dapat iba naman yung interest para ibang mga tao naman ang makakakita. Okay, for example, yung pwedeng ano, GMA, GMA 7, yeah, GMA, ano, GMA Network, ano, yan, GMA Network, pwedeng ganyan, lagyan nyo yan. Kaya, tapos Duterte. Broad lang yan, mas malaki, mas maganda. Basta mahalaga yung mga Pinoy ang makakita ng mga OFW. Okay, pili lang kayo dito sa suggestions kahit saan dyan. Okay, CNN Philippines. Okay, pili lang kayo sa suggestions. Tapos pwede rin kayo dito sa browse. Madami din interest dito. So sa suggestions dito pwede na rin. Kunyari yan, example. Tapos sa placements, kasi dinuplicate lang natin, so naka-setup na yan na ang pinili mo lang feeds tsaka suggested videos lang. Okay? Tapos ganun pa din, all mobile devices, tapos only when connected to Wi-Fi, lagyan nyo ng check ito. Tapos click publish. Yan, successful na siya. So ito, in review na. So ito yung kaninang inano natin. Itong testimonials worldwide, nakita nyo, active na siya. So, gumagana na yan. Tapos, ito in review. So, ang gagawin nyo na lang is pupunta kayo, di ba, dito sa GoTools, pupunta na lang kayo madalas sa live chat. Kasi dito mag-opt-in yan. Okay? Dito nyo kakausapin yung mga mag-i-inquire. Tapos, dito sa audience, dito nyo makikita yung mga nagsusubscribe. Makikita yung 19 minutes, 30 minutes, an hour ago. Okay. Pag na-setup nyo na yan, dito nyo na i-chat sa live chat na kayo lagi. Okay? Tapos, one more thing about sa GoTools. Itong sa GoTools, okay, kasi itong ATM Mini Chat Link, ito yung ginagamit natin sa pang-post natin. Okay? So, meron lang tayong apat, diba? Kasi free account lang ito. Meron tayong apat. So, itong ATM Mini Chat Link para ito sa mga pang-post natin. Okay? Tapos, itong tatlo, pwede natin itong gawing pang-Facebook ads natin. Itong tatlo, pipili kayo ng ano, tatlong videos. Kunyari, itong video na isa, lalagyan mo yan. Lagyan mo ng video na isa. Lagyan mo ng video. Bali, itong tatlong videos, bawat may mag-comment na tao dyan. So, may mag-reply agad. Okay? Sana, naintindihan nyo. Okay? Para mas maganda. Tapos, ayun lang. Napakahalaga nitong GoTools. Tapos, live chat. Tapos, itong broadcasting, mag-broadcast lang kayo once a day. After 24 hours lang. Okay? Pagbo-broadcast naman, ano lang yan eh, parang mami-message nyo sila lahat ng isang message lang pero sabay-sabay silang makaka-receive. Napaka-powerful ng ano na to, ng tool na ito. So, hanggang dito na lang. I hope may natutunan ka talaga dito. Hindi pa to tapos na tutorial, okay? Maggagawa pa tayo ng iba pang videos para mas maitindihan mo din. Lalo na sa live video meetings natin, pag-uusapan natin. Okay? Sana maka-attend ka din pag may time ka din para
mas maintindihan mo yung pinaka ginagawa natin. Okay? So hanggang dito na lang, I'm your coach, Lyndon Romano. Sana natutunan mo talaga ito. Thank you and God bless.